nights when the wind was so calm, that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust and I just knew we're drying up forever. Nanggigil na naman itong si Jong eh. Oo, napagong eh. Okay. So. Siguro let's ask. Correct. Hingan natin ng opinion si, ano muna? Si Carla. Jeremy, no? So, umpisa pa lang nakita ko, narinig ko na lahat ng Sharp. I understand na, syempre, nininerbios ka. Kasi napaka-critical nung kinanta mong yun, that Celine Dion, ang hirap-hirap kantahin nun. So, at least na-try mo, ano, na nakapunta ka rito at pwede ka pa rin ulit kasi namang sumali. Hanapin mo yung range ng voice mo na aangkop dun sa kantang pwede ka. Okay? At before, bibigyan ka ta ng tip na hindi ka nagsasharp bago ka dumating, bago ka mag-start kumanta. Okay, exercise mo yung jaw mo and then mag-breathe and breathe out ka. Paano ina-exercise ang jaw? Sa kanya ko lang yun pwedeng ituro. Ay, ito naman, ang damot-damot mo naman. Ganun talaga. Oo, alika na, kumain na lang tayo. Halika. Yung tamang pag-exercise ang jaw, lumamon. Okay, Jeremy, maganda naman kasi talaga yung voice mo, no? Kaya lang, ang dami mong sharp, pasigaw, hindi mo pa kayang i-control. Alam mo bakit? Sakit yan ng lahat nag-vocals ng mga bands. Why? Kasi talaga nakikipaglabanan ka sa lahat ng instrumento because it's live. Okay? So, next time, hanap tayo ng magandang kantang bagay sa atin. Alright? Thank you. Okay. Si Billy, pakinggan naman natin ang comments sa'yo. Baka may maibigay din sa'yong advice si Billy. Agree din ako. Actually, nung unang note pa lang, yung una pa lang, ay medyo parang bumigay todo ka na. Alam mo, parang sinapak mo yung nota, kaya poop, tumaas ng konti. Tapos, sa akin lang napansin ko, parang sobrang nanggigil ka sa kanta, ay nawala yung emotion ng kanta. And whenever you're singing, sobrang importante kasi yung communication mo sa audience, sa madlang people, kasi sila yung tatanggap nung kung ano man ang sinasabi ng kanta mo. Kaya, medyo nanggigil ka, actually okay na eh, pero nung umpisa, medyo na sharp ka, parang tumuloy-tuloy ka na. So just bago ka mag-perform ay normal lang naman ang manerbios. Honestly, sinabi sa akin ni Sir Gary V dati, pag hindi ka naninerbios bago ka kumanta, ay dapat kabahan ka talaga. Dahil sinabi din 'yan sa akin ni Sir Michael Jackson dati. Pagkatapos niyang kainin yung catering ni Michael Jackson, yun yung sinabi sa kanya. Pero... personal agad, kararating mo lang. Sorry. Pero kasi totoo eh, hindi madali ang kantahin ng isang Celine Dion. Yeah. And also, huwag kang magpapadala sa gigil mo. You have to feel the song and perform it relaxing. So, at least marami kang tips na nakuha, di ba? Maraming tips. Thank at ang last tip ko naman na mabibigay sa'yo, huwag ka rin masyado nagpapapaniwala kay Carla Estrada. Welcome to your all-time favorite search for outstanding amateur talent. Tawag ng tanghalan sa...